Welcome sa ating Kinemaster versus CapCut Round 1. Sa round na ito, paglalabanan nila ang motion speed, text layer at pan and zoom. So, papakita ko na lang kanilang mga differences. Sa Kinemaster, meron siyang 0.125 times na factor para sa slow motion at 16 times naman para sa fast motion. Ang CapCut naman, meron siyang 0.1 times slow motion, pinakamababa, at 100 times para sa fast motion speed. Subukan natin gamitin dito sa escalator para makita natin yung difference ng dalawa. Sa Kinemaster, ito lang ang kaya niyang gawin. At sa CapCut, ito doon natin sa CapCut, gawin natin 100 times. Makikita natin na sa CapCut, nakababa na agad dahil sa bilis. Sa text layer naman, makikita natin dito sa Kinemaster, meron siyang iba't ibang font. I-download nyo lang yan sa Kinemaster Asset Store. Napakarami niyang font type. Sa CapCut naman, 53 fonts lang. Hindi ko na binilang yun sa Kinemaster. Pero more than 53 siya. Mas marami siya sa CapCut. Isa sa mga nakita kong kagandahan nitong CapCut ay yung pagkakaroon niya ng mga preset colors ng font. Magagawa rin naman sa Kinemaster yung mga background, shadowing, spacing, at yung paglalagay ng ibang animation. Yung bubble naman sa Kinemaster ay magagawa gamit ang stickers. Sa pan and zoom naman, ibibigay ko na lang yung link kung paano gamitin ang pan and zoom sa Kinemaster at CapCut. Pareho silang makagawa ng pan and zoom. Kinemaster ay sa primary layer, magagawa niya ang pan and zoom at kahit primary or secondary layer. Sa ibang layer naman ay magagawa ng pan and zoom gamit yung keyframe animation. Sa CapCut, keyframe animation lang ang gagamitin. Sa round na ito, pwede ko pa rin sabihin sa basic, very basic editing na sila ay draw. At dyan natatapos ang ating sabong between Kinemaster at CapCut. Sana kung ito ay inyong nagustuhan, paki-like. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na rin. Kalimbangin ng bell para updated ka sa susunod kong video. Bye-bye!